ang Hebrew alphabet. Ang seryeng ito ay bibigyan natin ng papyaw na pag-unawa ang mga kahulugan ng alpabetong Hebreo na magagamit natin sa bawat topic ng susunod pang mga video. Ang ilang mga impormasyon ukol dito ay malaking bagay upang maintindihan natin ang mga orihinal na salitang Hebreo na mula sa kasulatan. Ang salitang Hebreo ay napakahalaga dahil layong sa aklat ng Sefer Yubilim o kilala sa pangalang Book of Jubilees. Ang wikang Hebreo ang salita ng paglalang. Sa pagkakataong ito ay kukuha tayo ng mga pangunahing impormasyon sa talaan ng www.ancienthebrew.org na isa sa pinaka-reliable na mapagkukunan. At kaagapay nito ay pauunawa sa atin kung saang larawan ng palyo o lumang pictograph nagmula ang bawat mga letra ng alpabetong ito. Una ay ang letrang Aleph na nagmula sa pictograph na ox head na nangangahulugang strong, power at leader. Ito ay lumalarawan sa kaunawaan at naglalarawan din sa kataas-taasang Av o Ama. Ang letrang Beit mula sa orihinal na pictograph nitong 10th floor plan. Ito ay nangangahulugang family, house at inn. Naglalarawan din bilang sambayanan. Ang letrang Gemel na mula sa pictograph na paa na nangangahulugang gather at walk. Ang letrang Dalet mula sa pictograph nitong pintuan na nangangahulugang move, hang at entrance. Ang letrang Hey mula sa taong nakataas ang mga braso at kamay na nangangahulugang look, reveal at breath. Ang letrang Wow na nagmula sa tenth pig. Ito ay nagsisilbing pampatibay ng tolda na nangangahulugang add, secure at hope. Ito ay naglalarawan din sa anak bilang tanda ng seguridad, protection o kaligtasan. Ang letrang Zion mula sa larawan ng isang asarol o piko, isang bagay na ginagamit sa pagbubungkal ng lupa, kung kaya't ito ay nangangahulugang food, cut at nourish. Naglalarawan din ito ng isang proseso tulad ng proseso ng pagtatanim ng binhi mula sa pagbubungkal hanggang sa ito ay umabong at mapakinabangan. Ang letrang Cake mula sa orihinal nitong pictograph na tenth wall. Ito ay nangangahulugang wall, outside, divide at half. Naglalarawan bilang proteksyon kung nasa loob ng wall at kapahamakan kung nasa labas ng wall. Ang letrang Tet mula sa larawan ng isang basket, nangangahulugang surround, contain at mud. Maaaring magkaroon ng kalituhan kung bakit ito ay naging mud dahil ang basket na ito ay gawa sa clay na isang mahalagang bagay sa panahon nila na lalagyan ng mga gulay at prutas at ganoon din ay lalagyan ng iba't ibang uri ng mga kasangkapan at ang basket na hinabi ay ginagamit bilang panghuli naman ng isda ayon sa kasaysayan. Ang litrang Yod na mula sa arm and close hand na nangangahulugang hand, work, throw at worship. Mula sa larawan itong braso at kamay ay napakarami nitong inilalarawan sa pamamagitan kung ano ang mga ginagawa o ikinikilos ng braso kasama ng kamay. Ang letrang Kap na mula sa nakabukas na kamay na nangangahulugang bend, open, allow and tame. Ang letrang Lamed mula sa shepherd's staff o tungkod, nangangahulugang teach, yoke, authority at bind. Naglalarawan din sa anak bilang katangian ng kanyang mga gampanin mula sa lahat ng mga nakapaloob nitong kahulugan. Ang letrang Mem mula sa larawan nitong tubig na nangangahulugang water, chaos, mighty at blood. Ang naglalarawan sa kapangyarihan ng ama at anak na siyang pinaka makapangyarihan sa lahat. Ang letrang Nun na mula sa larawan ng isang binhi na nangangahulugang seed, continue, here and son. At ganoon din ay lumalarawan sa anak ng ama. Ang letrang Samek na mula sa larawan ng tinik na nangangahulugang grab, hate at protect na katangian ito. Ang letrang Ayin mula sa pictograph na mata na nangangahulugang see, watch, know at shade. Ang letrang Ga na nakapaloob sa letrang Ayin, ito ay tinatawag ding Gayen. Ito ay isang controversial na letrang Hebreo dahil ang pictograph nito ay ang nakapilipit na lubid na nangangahulugang twist, dark at wicked. Ito ay ginagamit na letra ng mga Ogarit o mga lahing karatig lugar ng Israel sa palibot ng tinatawag na Levant. Sinasabing ito ay tinanggal mula sa orihinal na alpabeto dahil may mga katunayan sa early text ng Hebreo na ito ay ginamit. Ngunit malinaw na ito ay impluensya lamang ng mga karatig lugar dahil ang orihinal na alpabetong Hebreo ay daladala ngayon ng mga Samaritano
Ang mga nananahan sa Samaria na parteng sentrong bahagi ng Israel na hindi na impluwensyahan ni naman at hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang alpabetong ginagamit ay ang 22 mga letra. Ang isa pang katibayan ay ang mga kahulugan nito na tunay na naabsorb ng katuturan ng litrang ayin dahil nakikita ng mata ang kabaluktutan at ang katuwiran. Ang liwanag at dilim ay sa mata nakasalalay. At ang wickedness ay nauunawaan kung kaya't malinaw na hindi orihinal ang letrang ga. Ang letrang pay mula sa pictograph nitong bibig na nangangahulugang open, blow, scatter, and edge. Ang litrang chad mula sa pictograph nitong trail, ito ay nangangahulugang trail, journey, chase, and hunt. Ang litrang cope mula sa larawan nitong sun on the horizon na nangangahulugang condense, circle, at time. Ang litrang resh mula sa pictograph nitong ulo ng tao na nangangahulugang head, first, top, at beginning. Ito ay lumalarawan din sa ama at sa anak bilang sila ang simula, ang katastasan at pinagmula ng lahat ng kaunawaan. Ang litrang shen mula sa pictograph nitong dalawang ngipin sa itaas na nangangahulugang sharp, pressed, 8, and 2. Ito ay lumalarawan din sa ama at anak bilang dalawang pinakamataas. Ang litrang ta mula sa pictograph nitong magkaikis na dalawang stick na nangangahulugang mark, sign, signal, at monument. Ito ay lumalarawan din sa anak bilang tanda upang tayo ay lumakad ng matuwid tulad ng ginagawa ng nagbubungkal ng lupa na sa paruroonan o sa tinutumbok ay may tanda na nagsisilbing gabay. At ang lahat ng mga litrang ito ang magtuturo sa atin upang maintindihan natin ang mga salitang dapat nating malaman. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maraming salamat po. Elohim bless us.